So ito ang ating gagamitin pang sa ating pagluluto. So pinakat siya. Pagalisin nila natin. So ito yung ating gagamitin bangus. So yan, nilinis ko na siya. So ang gagawin na natin ngayon ay hiwa-hiwain siya. So lagyan lang natin siya ng salt, ng asin. Para magkameran siya ng konting lasa. So ito lang gagamitin natin, bangus. Ating bangus, atin naman siyang ipiprito muna. So magpainit muna tayo ng kawali. Lagyan natin ng mantika. So make sure na mainit na mainit ang ating kawali bago natin ilagay ang ating bangus. So yan. Mainit ang ating kawali, ilagay na natin ang ating bangus. Habang niluluto natin yung bangus, gayatin na natin yung atong ilalahok na tofu or tokwa. So ito, nabili ko lang siya sa supermarket. So maglagay lang tayo ng 3 piraso. So yan. So gayat-gayat lang natin siya. So, pa square lang yung gaya niya. Yung ating ilalahok. So, ipiprito na rin natin ito mamaya. Ngayon nga, iprito na rin natin ang ating tokwa. So, painitan tayo ng mantika. So, ayan, mainit ang ating mantika. So, ilagay na natin yung ating tofu. So, hanguin na natin siya. Yan. So, ilagay natin sa strainer para matikitan yung mga mantika. So, crispy siya. So, ito lang ating bangus. So golden brown na yung ating tokwa na gagamitin. So luto na rin siya.
So pwede na natin siya. So isama na natin siya sa ating pritong bangus. So ilagay natin sa side para matiktikan yung mantika. So yan. Niluto na ang ating banguso. Magagayat naman tayo ng sibuyas para sa ating panggita. Magalagay muna natin. And bawang. Sinilap na. Magigisa naman tayo para sa ating sauce. So, igisa muna natin ang bawang. So, ang ginamit kong oil ay yung pinagtutusan natin ang coco kanina. Patayin na natin ang ating garlic. So, ayun, lagyan na natin siya ng soy sauce. So, ang ginamit yung toyo is dato puti. So, yan. So, ibabalance lang natin yung lasa niya. And, lagyan natin siya ng water. And then, sa base, lalagyan natin siya ng peppercorn. Counting magic syrup. Okay. And lastly, maglalagay din tayo ng sugar. And yung sugar and red chili. So yung sugar ay pang balance ng lasa. Siya mag-boiled. So, pakuloyin lang natin. So, yan ngayong balance na ang lasa, pwede na natin ilagay ang ating bangus. Balance na yan, lagay na natin ang ating bangus. So, bago nyo ilagay yung bangus, make sure na yung lasa ng ating toy, ng ating soy sauce is sakto na. So, yan. So, ibabat lang natin. Ito na ang ating bistik na bangus. And on top, sa ibabaw naman niya, ilalagay natin ang ating tokwa. Takluban lang natin ng konti para ma-steam yung ating tokwa at ma-absorb nyo yung soy sauce. So, buksan na ulit natin. And ilagay na natin ang ating celery. So,
So tapos na ang ating bistik na bangus with tokwa. So pwede na natin siyang i-serve.